everyone! April favorites tayo ngayon. As usual, this is the time of the month kung saan sinishare ko sa inyo yung aking mga favorites or mga good finds for this month and yung mga paborito kong ginagamit. So, let's start. I always start with the foundation since I am a foundation girl and ngayong summer, mahirap maghanap ng saktong foundation na akma sa panahon kasi sobrang init. Ang ginagamit ko lately at ang ginamit ko last video ko, yung question and answer, yung Q&A video ko, maraming nagtanong sa akin kasi ang ganda ng coverage, yung Revlon Color Stay Whip na malapit ko nang maubos. Ito yung ginagamit kong foundation kapag marami akong kailangan takpan at kailangan ko ng magandang coverage talaga. Usually, kapag mainit ang panahon, talaga ito yung ginagamit ko kasi pag pinagpawisan ako, mas lalo siyang gumaganda. Kaya, ito yung favorite ko. Eh, ngayon, mas pawisin ako than usual. Kaya, yun, this is my favorite foundation. Hindi ko na alam kung ilang beses ko na siyang nasama sa favorites ko. Pero, kung hindi nyo pa nasusubukan tong foundation to, you should. Especially, if you have very oily skin. Kasi maganda talaga siya. Lalo na kung pawisin ka. Panalo. From Revlon again. This is Revlon Highlighting Palette. Bronze Glow. Ganito yung itsura niya. Actually, gamit ko siya ngayon as eyeshadow. Gamit ko rin siyang bronzer. Pwede mo rin siyang gamitin na blush on kung gusto mo ng medyo sun-kissed look na sakto for summer. I received this kasama sa BDJ box last April. If you wanna see swatches and photos nitong highlighting palette na to, you can go to my blog. I will link the blog down below sa description box. And, like I said, dahil mainit, madalas mag-oil up yung aking face, madalas ko nung ginagamit sa foundation reviews ko. This is the Mary Kay Beauty Blotters Oil Absorbing Tissues. The reason why ito ulit yung ginagamit ko, kasi mas malapad siya compared sa Gatsby. Nagpalit ako ng one time. Kaso, ang bilis na ubos ng Gatsby kasi maliit lang siya. Tapos, ang ayaw ko doon, nagtatransfer siya sa finger ko. Eh, unlike this one, talagang na-absorb niya yung oil. Para ka na rin nag-powder pag ito yung ginamit. At saka, mas malapad siya. Isang blotting paper lang, solved na for my whole face. If I'm not mistaken, it's only 78 pesos. It's available sa inyong Mary Kay dealers. If you do not have one, check out the description box. Andun yung link ng Beautylicious deal so you can order online. Next is eyeshadow primer. Marami akong eyeshadow primer. Pero ito yung lagi kong ginagamit, especially pag nagmamadali ako. Kahit hindi ako nag-eyeshadow, I still use this kasi para siyang concealer, except walang creasing. This is Essence Eye Heart Stage Eyeshadow Base or I Love Stage Eyeshadow Base. Mostly na eyeshadow primer ko, cream. And this one is liquid. Liquid siya pag in-apply. Kaya mas madali siyang i-blend. And at the same time, para na rin siya, it acts as a concealer. Eyeliner, my favorite ulit ako ngayong eyeliner. Ito yung suot ko ngayon. Sephora Reunites Waterproof Gel Eyeliner. Kung makikita niyo, it's super black. Super black. I think sa lahat ng black na nasubukan ko, this is the blackest black talaga. And kita niyo naman sa eyeliner ko ngayon. Diba? It's black na matte. Ayoko kasi nung medyo may kintab. Ayoko nung may kintab na eyeliner. May kamahalan nga lang siya, pero it's sulit kasi ang daming laman nung nitong jar. And for me, konting product lang, solve ka na. And it's waterproof. Ito nga, na-swatch ko nung Saturday pa. Tuesday na ngayon. Hindi pa rin natatanggal. Nakakalimutan ko lagi ng makeup remover eh. So, sa lahat din ng gel eyeliner ko, yun, ito yung pinakamahirap tanggalin. Kaya kailangan mo talaga ng makeup remover. Yung makeup remover ko nga, ang tagal ko pong binababad kasi may naiiwan pa siya. Kaya, ganun siya ka-waterproof. So, next is mascara. Alam nyo na kung ano yung favorite brand ko pagdating sa mascara. This is Mary Kay Lash Love Lengthening Mascara. Yung una kong naubos na mascara ng Mary Kay. Hindi siya lengthening. Lash Love mascara lang siya. Itong lengthening,
ibang lasa yung wand niya or yung brush niya. It's pa-curve. Nakakatulong yung may curve ng konti para maabot yung mga maiksing lashes ko. Kaya ang lagi kong hinahanap sa mascara, yung maganda yung brush niya, maiksi yung bristles, and at the same time maliliit kasi sakto-sakto siya sa eyelashes ko. So kung meron kayong sparse and kung konti lang yung eyelashes nyo tapos maiksi pa, talagang pinagkaitan, pipiliin yung wand or pipiliin yung brush yung maiksi at saka manipis. Unlike example, hindi kagaya ng ganitong wand, ang laki, di ba, yung sa Avon, Super Shock Max, talagang super shock, na-shock talaga ako sa laki ng brush niya. Nasa-shock din ako every time na ginagamit ko siya kasi natutusok yung eyes ko, lumalagpas siya, lumalagpas dito sa ilalim ng eyes. Tapos, iba ang hirap kapag ka nalagyan ng mascara dito, parang nagkakaroon ka na ng smoky eye. Kahit hindi mo sinasadyang mag-smoky eye, namumukhang smoky eye na yung makeup mo. Hindi ka mahalan siya, pero it's sulit para sa akin kasi kahit naubos na siya, alam niyo ba yung unang mascara ko from Mary Kay, kahit ubos na siya, ginagamit ko pa rin sa ibang mascara kasi nga ganun ko kamahal yung wand niya. Talagang magic wand for me. Nail polish. Ang favorite kong nail polish na ginamit ko ngayon, siguro pangatlong touch up ko na to, ito pa rin yung kulay na ginagamit ko kasi ang gold kasi hindi nawawala sa uso. Hindi siya high maintenance na nail polish kasi hindi halata kapag ka medyo nag-chip na ng konti, okay pa rin siya. Yung kulay niya, hindi ganun ka-overwhelming. So, Drusy's Vanity Manicure Brown 03. Yun yung kanyang shade. Next, yung brushes. Ito yung dinala ko nung nagpunta kami ng Tagaytay. Ito lang, wala nang iba. Kasi ito yung kumpleto na. Kumpleto na siya. Ito, favorite ko for my foundation. Ang sarap mag-blend ng foundation using this. Papa-cream man or liquid, I like it. Ito lahat ng magagamit mo. Wala ka talagang may iwan na hindi magagamit. Kasi meron siya pang eyeshadow, pang eyeliner, and all that. Tapos maganda yung case niya. So, pang very travel friendly. Recently, nag-attend ako ng beauty bar event and Recently, I attended a beauty bar event, a launching event. So, na-receive ko itong Deserving Time. Actually, ito yung isa sa mga bagong brands na available sa beauty bar. And when I tried it out, oh my god, para ako nasa spa heaven every time na matutulog ako. I always apply this conditioning foot cream. Siguro kasi lagi ako nagpapa-foot spa, kaya yung kalyo ko talagang kalyo, define kalyo. Kaya nakatulong, ang laking tulong itong conditioning foot cream, lumambot yung kalyo ko sa paa, syempre sa paa. Foot cream eh. Ang bango-bango niya, yun talaga selling factor sa akin. Yung bango, sobrang bango, para kang nasa spa. This is made in Canada. And I believe dun lang siya available sa beauty bar. I'm not sure yung price. I'm sorry, I cannot say kung magkano. Pero, ang included dito, Mega Moisturizing Body Butter, Mega Moisturizing Hand and Body Lotion, Hand Revitalizer. Ito naman, included sa BDJ box na na-receive ko nitong April. This is a sample ng Mustela Double Action Stretch Marks Cream. I've been using this lately. Yun nga lang, I cannot say for sure kung talagang mapaprevent niya yung stretch marks. Kasi may mga nakikita na akong stretch marks, lalo na sa ilalim ng chan ko. Yung first pregnancy ko talagang naglabasan yan. Sa ngayon, I'm hoping na makakatulong to na mabawasan. Ang napansin ko dito, kaya ko siya nasama sa favorites ko, every time na ina-apply ko, hindi nangangati yung chan ko. Kasi mas maganda yung agapan nyo na kagad na hindi nyo sanayin yung sarili nyo na kinakamot. Minsan kasi kahit hindi siya makate, pag nakasanayan mo na hinahawakan mo yung shan mo, tapos kamot-kamot, parang nagiging mannerism na siya, diba? Kasama to sa BDJ box. Kaya nasubukan, nung once na nasubukan ko, after kong maligo, ina-apply ko siya. And napansin ko nabawasan yung pangangati ng chan ko. Pero sana, I'm hoping, makapag-update ako after kong manganak. Sana hindi
hindi ganun karami lumabas talaga yung stretch marks ko. Kaya I'm hoping na makakatulong tong Mastella. If you have tried this, comment down below kung naging effective sa inyo. Kasi I'm planning to buy yung full size nito. Kasi sample size lang to it. Next favorite, maraming tanong sa vlog, saan daw galing tong aking eyeglasses na madalas kong suotin. Wala tong grado ah. Alam nyo, gumagamit ako ng eyeglasses kapag tinatamad akong makeup at saka tinatamad akong makeup. Pag tinatamad ako mag-makeup, tapos kailangan ko lumabas or kung nagmamadali ako, wala na akong time mag-makeup pa, nagsusot ako ng salamin. Kasi ewan ko, yun yung aking parang shield. This is from Girl Stuff. Lalagay ko yung link sa description box if you wanna check out yung kanilang eyeglasses. Yung eyeglasses ko rin, na, parang na-feature ko sa favorites, I'm not sure kung anong month. From Girl Stuff din yun. Ang gaganda ng eyeglasses nila, kaya, yeah! Yung mga nagtatanong, ito, this is from Girl Stuff. I posted this, if you're following me on Facebook, on Instagram, on Twitter, may malamang nakita niyo na itong suot ko. This is also from Girl Stuff. Hindi ko alam kung anong exact name nito, pero I like it kasi meron siyang, ano matawag dito, leopard print? Leopard print yata. Lastly is itong Dubai Tester Perfume. Malamang marami kayong nakikita ganito sa online, nagbebenta online, itong Dubai Tester Perfume. What I got is yung Burberry Brit. Sa perfumes on a budget. On a budget. Perfumes on a budget. Ilalagay ko yung link sa description box. Tama ako ng pagpili ng pabango. Kasi naalala ko yung mommy ko. Meron ganito dati. So every time na naamoy ko, tako yung mommy na amoy. Naalala ko yung mommy ko. Check out the description box. Ilalagay ko yung mechanics ng aking giveaway. So kung natapos nyo itong video ko na mahaba, and comment lang kayo sa comment section. Napakadali lang. Alam niya naman madali lang yung mechanics ng giveaway ko. So if you want to win this perfume para matry nyo, para maamoy nyo kung gano'n siya kabango, sali na kayo sa giveaway ko. So I think that's it for my April favorites. Don't forget to give me a thumbs up kung gusto nyo ulit ng favorites for next month. Sana nag-enjoy kayo dito sa video na to. As always, I will be seeing you on my next video. Bye!